Sa moderno nating panahon, ang karamihan sa ngayon mapalalaki o babae man ay pinalilimbagan ang kanilang balat, o ang tinatawag na tato, dahil sa pinaniniwalaan ng marami na ito ay isang art o disenyo na nagpapaganda sa ating katawan. Sa video natin ngayon ay tatalakayin natin ang tungkol sa tato o paglilimbag sa ating balat. Ayon sa kidshealth.org, ang tato ay isang permanenteng uri ng sining ng katawan, ang isang disenyo ay ginawa sa pamamagitan ng pagbubutas sa balat ng mga karayom at pag-injection ng tinta sa malalim na layer ng balat. Ayon naman sa wikipedia.org, ang tato ay isang anyo ng pagbabago sa katawan na ginawa sa pamamagitan ng paglalagay ng tinta ng tato, mga tina, at, o pigment, ito man ay hindi mabubura o pansamantala, sa dermis layer ng balat upang bumuo ng disenyo. Sa makatuwid, ang tato ay isang uri ng pag-uukit o paglilimbag sa balat ng tao gamit ang ink, mabubura man o hindi, ito ay sinasabi ng iba na isang art di umano sa katawan ng tao. Maaaring may ilang negatibong epekto ang pagpapatato, napatunayan nga ang tinte ng tato ay maaaring makaimpeksyon sa layer ng balat. Ang facultative bacterial species sa mga tinta ay maaaring magdulot ng malubhang panganib sa kalusugan sa nakalantad na balat. Sinasabi rin ng mga doktor na ang mga tattoo ink ay may mataas na potensyal na magdulot ng matinding pinsala sa iyong katawan tulad ng kanser sa balat, melanoma, at allergy. Ngunit sa kabila ng mga masamang epektong ito, ay marami pa rin ang nagnanais na magpatato dahil sa ito raw ay parte lamang ng tinatawag na art. Bagaman maraming tao ang nahuhumaling na magpatato, ano naman ang pahayag ng Biblia ukol dito? Kung ang karamihan na kahiligan na palimbagan o pakudlitan man ang kanilang balat sapagkat ito daw ay isang uri ng sining, ito naman ang pahayag ng Biblia. Sa aklat ng Levitiko Kapitulo 19 Versikulo 28, ganito ang pahayag sa atin ng Diyos. Huwag ninyong kukudlitan ang inyong laman dahil sa namatay, ni huwag ninyong lilimbagan ang inyong laman ng anumang tanda, ako ang Panginoon. Nialiwanag na sinabi ng Diyos na huwag nating kudlitan o limbagan ang ating laman. Sa makatuwid, ipinagbabawal ng Diyos sa mga tao ang paglalagay ng tato sa kanilang katawan. Basahin natin sa English ang ganun ding talata. You must not cut your body as a way to remember the dead. You must not make any tattoo marks on yourselves, I am the Lord. Kung ating mapapansin, sinabi sa talata ng Biblia na, not make any tattoo marks on yourselves, sa makatuwid hindi pinahihintulutan ng Diyos na lagyan ninuman ng tattoo ang kanyang balat. Bakit kaya hindi pinahihintulutan ng Diyos na kukudlitan o lagyan ng tattoo ang katawan ng tao? Ito ang sinasabi sa aklat ng Korinto Kapitulo 6 Versikulo 19 hanggang 20. Hindi ba ninyo alam na ang inyong katawan ay templo ng Espiritu Santo na nasa inyo at ipinagkaloob ng Diyos sa inyo? Hindi ninyo pag-aari ang inyong katawan, sapagkat binili na kayo sa isang halaga, kaya't gamitin ninyo ang inyong katawan upang maparangalan ang Diyos. Hindi pumapayag ang Diyos na limbagan, kudlitan o lagyan natin ng tato ang ating katawan sa dahilang ang ating katawan ay templo ng Espiritu Santo ng Diyos. Hindi natin ito pag-aari sapagkat ang Diyos ang nagmamay-ari sa atin, kaya dapat ang ating katawan sa halip na lagyan natin ng tato, dapat ay ginagamit natin ito sa pagpupuri sa Diyos upang siya ay ating maparangalan. Hanggang dito na lang ang ating video. Buksan natin ang ating isipan at unawain ang maraming bagay. Maraming salamat and God bless.